Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po, ito po ang ating weather update ngayong araw, November 18, 2021. Yung minomonitor nga po nating low pressure area, ito nga po ay namataan ngayon natin dito nga po sa layong 670 kilometer sa ano po yan, sa Borongan Eastern Samar. At ito nga po ay nakakaapekto na yung kanyang kaulapan dito po sa may Eastern Samar. At meron po tayong umiiral na ITCZ o yung Intertropical Convergence Zone na nakakaapekto po yan sa may Mindanao. At yung ating Northeast Monsoon o yung amihan na nakakaapekto po sa Extreme Northern Luzon, Northern Luzon at maging sa may Metro Manila. Ito naman pong nasabing low pressure area, mababa po, no? Medyo mababa po ang tsansa niya na maging isang ganap na bagyo sa ngayon. Pero again, inuulit natin, hindi natin ni-rule out yung mga possibility na ito nga po ay mag-intensify into tropical depression. And the next 2 days, ito nga po ay may posibilidad ayon po sa ating advanced weather forecast na malusaw ano, dito po sa may eastern section ng Luzon area. Check natin yung ating satellite image. Dito nga po mapapansin natin kung saan yung mga lugar na may posibilidad makaranas ng mga pag-ulan. Dito nga po tayo sa may Luzon. Mapapansin nga po natin ano, sa may extreme northern Luzon, makakaranas tayo ng malamig na panahon at may kaulapan at makakaranas tayo ng mga isolated rain shower. Maging dito po sa may northern Luzon, ganun nga rin po yung ating mararanasan. Makakaranas po tayo ng biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Dito po yan sa may Cagayan and Apayao. At sa may Metro Manila naman po, no, umaabot din po yung ating Northeast Monsoon or yung amihan. Kaya asahan din po yung maliwalas na panahon sa may Metro Manila. Kung mapapansin naman po natin, magiging maganda din po ang lagay ng panahon dito po sa may Mindoro, sa may Bicol Region, at maging dito po sa may Polillo Island. Dumako naman po tayo dito sa may Visayas, kung saan nga po, no, na nakakaapekto itong ating low pressure area. Yung extension ng kanyang kaulapan ay umaabot po yan dito sa may Catanduanes and sa may Samar Province. Asahan na nga po natin yung makulimlim na kaulapan. May makakaranas pa rin naman po tayo ng pagsikat ng araw at may posibilidad pa rin na makaranas tayo ng mga biglaang pagbuhos ng ulan. Bunsod nga po yan ng ating low pressure area. Dito naman po sa may Mindanao, magiging maganda nga po ang lagay ng panahon. Makakaapekto nga po sa atin dyan yung ating ITCZ o yung ating Intertropical Convergence Zone. Dito naman sa may Palawan, nakikita nga natin yung may mga kaulapan at meron po tayong extension or trap ng extension nitong ating low pressure area na nakakaapekto dito sa may Palawan. Kaya asahan po natin yung mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan at lalo po dito yan ano, sa Balabac ay nakakaranas ng malakas na pag-ulan sa mga oras na ito. At maging dito po sa may Puerto Princesa, Palawan, maaari din po tayo makaranas dyan ng biglaang pagbuhos ng pag-ulan. At yung matataas na alon ay mararanasan po yan dito po sa parte ng Extreme Northern Luzon at Northern Luzon dahil po yan sa ating amihan. Dumako naman tayo sa ating advanced weather forecast kung saan nga po mapapansin natin by November 19. Itong ating low pressure area ay aangat po yan dito sa may bandang Bicol area at pagdating po ng November 20, ito nga po ay magkakaroon tayo ng shear line dahil nga po bubugso yung ating amihan. Ito nga may posibilidad nga po siya ditong malusaw. Makakaranas po ng pag-ulan ano, ang malaking bahagi ng Bicol Region at aabot po yan dito sa may Metro Manila. At pagdating naman po ng Sunday, November 21, ito na nga po ay posibleng malusaw na. At makakaranas na lamang po tayo ng mga mahina at katamtamang pag-ulan dito po yan sa may Metro Manila at ibang bahagi ng eastern section ng Luzon. By Monday, November 22,
mapapansin natin, wala na po tayong inaasahan na sama ng panahon at may posibilidad nga po no, na makaranas na naman tayo ng ating easterlies at mararanasan natin yung malinsangang panahon. By Tuesday, November 23, makikita natin ano, muli pong bubugso ng lalakas yung ating northeast monsoon or yung ating amihan. Kaya kung mapapansin nyo nga po, yung shear line ay magpapaulan yan sa malaking bahagi ng northern Luzon. Asahan na po natin ang pag-ulan, malalakas na pag-ulan sa mga susunod na araw dito sa Luzon area dahil nga po sa shear line. By November 24, makikita po natin, ayan, malakas po ang bugso ng amihan at yung shear line ay magpapaulan ng dire-diretso dito po yan sa northern Luzon. At dito po sa may Tugigaraw, makakaranas po tayo ng malalakas na pag-ulan. At kung mapapansin natin ano, yung ating easterlies, malakas din po ang bugso ng ating easterlies. Dito naman po yan sa may Mindanao at makakaranas po ang Mindanao area ng biglaang malalakas na pag-ulan. And by November 25, makikita nga po natin dito yung ating bansa ay makakaranas ng sunod-sunod na pag-ulan. Kung mapapansin natin halos 2 days makakaranas ng malalakas na pag-ulan dito sa may Tugigaraw. At kung mapapansin naman po natin, makakaranas din ng dire-diretso at malalakas na pag-ulan dito po sa may Visayas at Mindanao. By Friday, November 26, kung mapapansin natin ano, may posibilidad po tayo rito magkaroon ng isang pressure o low pressure area. Pero sa ngayon po, no, tinitingnan po natin dito sa European Centre kung may posibilidad bang maging isang bagyo itong pressure na nabubuo dito sa may eastern section ng southern Luzon. At makikita natin yung makakapal na kaulapan na yan na magpapaulan sa malaking bahagi ng northern Luzon sa may eastern section ng northern Luzon at meron po tayong isang low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. By November 27, ito po yung ating next possible scenario. Mapapansin po natin, no, pangatlong araw po na walang tigil ang pagbuhos ng pag-ulan sa may northern Luzon, dito po sa may Tugigaraw, Sabela, at sa may Cagayan Valley. Kaya dito nga po, no, iba yung pag-iingat na agad, mas maaga tayong maghahanda para po sa mga posibilidad na pagguho ng lupa at ng pagbaha dito po sa may parte ng northern Luzon, sa may Cagayan, Isabela, Tugigaraw, at even Ilocos Norte, pari makakaranas po ng malalakas na pag-ulan. Sa ngayon po, ito pa lang po yung ating available live date para po dito sa mga nakuha nating data from Japan Centre and European Centre. Kaya manatili tayong nakatutok sa ating advanced weather forecast sa anuman po mga posibilidad ng mga pagbabago ng mga weather system na nakikita natin in advanced weather forecast. Maraming salamat po. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.